inilikas sa mga apektadong pasyente mula sa mga apektadong ward matapos ngang sumiklab ang sunog sa main building ng Philippine General Hospital o PGH. Kunin natin ang live report ni Moira Encina. Moira, anong update dyan? Alex, umabot sa ikalawang alarma ang sunog sa bahagi ng gusali ng Philippine General Hospital o PGH dito sa Maynila bago ito idiniklarang fire out kaninang alas 4:30 ng hapon. Ayon kay PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario, sumiklab ang sunog sa audiovisual room ng medicine ward ng Pagambutan. Pakinggan natin ang pahayag ni Dr. Del Rosario. Yung pinakadahilan, iniimbestigahan pa, pero nanggaling yung sunog sa audiovisual room sa likod ng Ward 1. Ito ay yung Department of Medicine na ward. Ano? May audiovisual room doon at doon napansin na mayroong may sunog. Nagsimula ang sunog alas 3 ng hapon kanina at bandang 3:16 ng hapon ay makita ang makapal na usok mula sa Pagambutan. Sinabi pa ni Dr. Del Rosario na ligtas naman ang lahat ng pasyente ng PGH at nailikas sa oras. Pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Dr. Del Rosario. Sa awa ng Diyos po, wala pong nasaktan, wala pong nasawi. Agad-agad po nung nakita sa likod ng mga wards na ito, lalo na sa ground floor, yung wards 1 and 2, dali-dali pong in-evacuate po yung mga pasyente, nilabas po sa wards 1 and 2. Actually, pati po yung wards 3 and 4, yung nasa second floor po kasi umaakit din yung usok doon, in-evacuate din po. Umabot sa 180 pasyente mula sa wards 1, 2, 3 at 4, gayon din sa ICU at medical ICU ang naapektuhan ng sunog. Kabilang sa mga pansamantalang lang pinalikas kanina ay ang mga pasyente sa cancer ward. Isa sa mga ito sina Aling Wilma kasama yung kanyang anak na si John na mayroon sanang chemotherapy session kanina. Narito ang bahagi ng pahayag ni Aling Wilma. Hindi pa po na masyadong nakita yung laki niya. Usok pa lang po. Yung amoy naman po, hindi pa po masyadong matapang sa ano namin. Isinaraman pansamantala kanina yung trapiko dito sa bahagi ng Padre Faura sa Maynila para nga bigyan daan yung mga bombero, yung mga fire trucks, yung mga bombero na rumisponde sa sunog. Sa ngayon ay bukas na itong bahagi ng Padre Faura. Wala pang impormasyon kung gaano kalaki yung halaga ng pinsala dito nga sa nangyaring sunog sa PGH. Samantala, sa naglabas ng pahayag ang Department of Health, kung sa inalerto nito ang lahat ng mga ospital sa NCR at magpinaghahanda para mag-accommodate kung sakali na maapektadong pasyente ng PGH. Inatasan din ng Department of Health ang lahat ng mga Pagambutan sa bansa na reviewin ang kanilang fire evacuation plans. Alex? Okay, maraming salamat sa iyo, Moira Encina. Mata natin dyan sa lungsod ng Maynila. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @net25tv.